Ito po mga bossing, sayang hindi inabot ng aking anak. Yung dating office, ginawa ko na lang siyang ganito kasi almost a years na rin naman po na isang kwarto yung ginagamit namin at napakasikip mga bossing. Nandun na lahat, pati cabinet, patagilid lagi kami lumakad. Kailan ko lang po ito naisipan na ganito na lang yung gagawin namin para kahit papaano lumuwag po kami. Ito yung magiging lagayan ng sapatos. Yan. Tapos, ito naman yung mga damit. Pero si Justine, dahil ayaw nang pumunta doon sa kabila dahil may kwarto silang dalawa ni ate doon, dito na lang din po siya. Tsaka, syempre, nagsusulo na lang po siya. Kaya, kailangan kasama po namin siya palagi. Kaya dito po yung hangiran. Yan. Malaki po yan. Kaya tingin ko, kasya na to sa aming tatlo, kay daddy, kay bunso at sa akin. Tapos doon naman sa taas, dyan po yung mga kurtina, kumot, ayan. Tapos dito na sa baba, yan po, dyan po yung damit din po namin. Ayan siya. Tapos dito ako magbibideo. Tapos meron kaming treadmill, dito ko rin po siya ilalagay. Sabi ko sa mister ko, kukunin na namin siya doon kasi wala rin namang gagamit doon. Oh, tapos, oh, yan nga po. Yan, bubuksan ko na ang pinto. Yan. Yan, medyo umaliwalas na po dito sa amin. Pakita ko po sa inyo. Ito ha. Umaliwalas na. Tapos na tayo ng mga ilaw. Dito po, yan. Umaliwalas na dito. Dito sa terrace. Medyo hindi pa ganun po katapos. And tapos mamaya maglilis ako dito. Ayan. Tapos mamaya maglilis pumuli kasi yung ano ng mga pintura. Ayusin po. Yan. Lumalagapak yung screen namin eh. Kasi may ina-adjust lang po dito. Hindi ako marunong eh. Papakayos ko. Tapos, dito tayo sa baba. Yan. Marami po akong mga ipo-for sale kasi inalis ko na rin muna, hindi ako nag-rep doon sa baba kasi wala na kaming kasambahay. Dito na lang yung rep namin sa taas, okay na po yun. Yan, tapos yan, kagaya po ng dalawang rep yung ipo-for sale ko kasi labis-labis po yun nung kami po ay nagkaroon ng coffee shop. Yan, tapos vanity. Yan, mga for pick up po yan, for sale. Bagsak presyo. Tapos, dalawang cabinet. Yan, ipo-for sale po natin siya. Kaya kung gusto nyo, pakyawin nyo na po yon sa murang halaga lamang. Yan, tapos, ito na po siya. Ito yung mga Lucky Charms. Yan, dyan ko siya inilagay. Tapos, yung mga bag. Tapos, ito nga po, nandito yung manikin. Tapos, yan, pinaisa-isa kong linis, kaya medyo magulo pa po yan. Ayan, tambak-tambak po tayo. Tambak-tambak po tayo. Ngayon, kapag na-ayos na po siya, malinis na po siya, dito po ako magla-live. Ayan, tapos, parang, ay, pagla-live, ako lang po dito. Kasi parang gusto ko ng parang ako lang muna, tahimik dito. Pag matahimik naman po sila, kaso, parang, yun nga po, nakapag-desisyon po ako na ako na lang dito o magla-live. Kasi meron naman kaming pwesto sa highway. Yan. Tapos, yan, buksan natin yung, yan, yung ating mga lantern. Ayan po, dito ako naglagay ng lantern. Tapos, dito ko inilagay, parang background ko, yung mga angel. Ayan po siya. Tapos, inorganize ko yung mga keychain namin kasi yun nga po, yun dati, dito sa pwesto dito, halo-halo po siya.
Yan, kaya ngayon, naka-organize siya. Malinis po lahat, pati mga natural stone. Yan, tapos, ayan po, lahat po yan. Napakadami. Yan, super cute angel. Si Jovelyn yan. Super cute angel. Ayan po. Baga, pinalilinis ko lang siya ng ayos. Tapos, saka pauusukan. Saka papahiran ng langis. Yan. Ganun din po sa highway. Marami rin po doon. Kayo mapamimilian. Yan. Dasakita po tayo. Yan yung... Tapos, nandyan yung mga bracelet. Yan. Hanggang hagdanan. Kasi apaw-apaw na po kami dito. Tapos, yung laki panyo. Yan. Apaw-apaw na po kami dito. Tapos, ito yung mga iba't ibang klase ng kristal. Mga sinukuan. Mga panyo. Yan po. Tapos, ito nga po. Ito, naglagay ako ng altar dito. May altar na po talaga siya dito. Kaya lang, pinadami ko po sila. Yan, din ko nilagay ang malabere ng manawag, ang mahala santo ninyo. Yan, yan ko po nilagay. Andyan din ating holy water. Yan po yung holy water na inano ko sa manawag. Yan po. Ay, up ko na to. Yan, sayang hindi po ito inabot ng aking anak na malamahal, ang aking panganay. Yan.